What's up guys, it's your boy Gavin and maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung bago ka lang sa channel ko, make sure to subscribe to my channel at i-hit na rin yung notification bell katabi ng subscribe button para updated ka sa aking mga future videos. On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's gonna make you sick. For today's video ay magbibigay ako ng mga tips kung paano nga ba mag-vlog gamit ang inyong mga cellphone. At kung interesado ako sa video na ito, just keep on watching. At dahil karamihan sa mga tao ngayon, mga babata man o matanda, ay gusto na rin pasukin ang mundo ng pag-vlog at di nila alam kung paano sila magsisimula, paano sila mag-i-start, at ang natatangi lang nilang kagamitan ay ang kanilang mga cellphone. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-start mag-vlog gamit lamang ang inyong mga cellphone. At syempre, kung nagbabalak kang mag-vlog, dapat din may naiisip ka ng content. Yung content ay yung mga gagawin mo sa YouTube channel mo, sa vlogs mo, katulad ng kung ano yung hilig mo, kumbaga kung ano yung passion mo, na like kung gusto mo magluto, sumayaw, kumanta, tutorial, at kung ano-ano pa madaming pwedeng gawin sa YouTube na magugustuhan ng mga tao at tatangkilik sa mga ginagawa mong video dahil napapasahin mo sila sa mga ginagawa mo. At nga pala, kung nag-vlog ka, dapat yung bukal sa loob mo dahil gusto mo itong gawin, hindi yung napipilitan ka lang dahil sumasabay ka sa uso, dahil nalaman mo may sahod sa YouTube. Dapat hindi ganun yung mindset mo. Ginagawa mo itong pag-vlog, pag-video, kasi gusto mo lang, gusto mo magpasaya ng tao, gusto mo i-express yung sarili mo sa mga tao, at gusto mong, at the same time, gusto mo ring i-document yung mga pangyayari sa buhay mo, at para pagdating ng panahon, may mabalik kang papanoorin na video na, ay, ito pala ako dati, ganito, ganyan, di ba? At kung may naisip ka ng content na gagawin sa vlog mo, sa YouTube channel mo, dito napapasok ang pag-film o pag-video mo sa sarili mo. Paano nga ba gamitin ang cellphone sa pag-film? Una, meron po tayong tinatawag na framing. Yes, framing. Ang framing ay yung kapag nag-vlog or nag-film tayo sa sarili natin, iwasan po natin kumuha ng pa-portrait or patayo. Paganto po, yung paganyan. Kasi napangit po ang kalalabasan yan sa inyong mga videos dahil napatayo siya, hindi nakikita yung buong lugar na pinag-videohan mo, pinag-vloggan mo, at ganito po yung mangyayari pag pa-portrait kayong kumuha. Yan, ganito po yung mangyayari sa vlog mo kung patayo kang nag-film. Ganito po, may, kung nakikita nyo sa gilid ng video na to, may mga black sa gilid, di ba? Iwasan po natin mangyari yung ganyan sa mga video natin kasi parang pangatingnan eh, kasi may mga black dito sa gilid at hindi buo yung lugar na pinag-videohan mo. So paano nga ba ang tamang framing? As you can see in this video guys, kung napapanood nyo to, di ba? Landscape po yung kuha natin. Pa-landscape means pahiga siya, di ba? Napaka ganda niyang tingnan dahil kitang-kita yung background mo, yung buong-buo yung pagkakuha ng video. At kahit smartphone lang ang ginagamit natin, maganda pa rin ang maipoproduce nating video kasi nakapahiga siya, hindi siya patayo. Pangalawa, stability. Pag sinabi natin stability, from the word stable, iwasan din po natin maging shaky or magalaw ang ating mga video. Dahil sino ba namang gaganahan manood ng mga vlogs at videos natin kung sobrang galaw ng mga video natin, yung sobrang shaky. Diba? Walang manonood sa atin kasi hindi maayos yung pagkakuha or pagka-film natin ng ating video. Dahil napakapangit po ng kalalabasan ng mga video natin kung shaky at magalaw ang ating mga vlogs. So paano nga ba maiiwasan natin ang pagiging shaky or magalaw ng ating mga vlogs? Simpleng-simple lang po yan. Kailangan po natin gumamit ng tripod or kahit na anong mga gantong makakapitan ng cellphone, paglalagyan ng cellphone na hindi siya maging magalaw. At madami pong gantong nabibili sa Shopee, sa Lazada, at sa kahit anong online store na yan. At sa paggamit po natin ng mga tripod or mga clip ng phone, maiiwasan po natin ang pagiging shaky at pagiging magalaw ng ating mga videos. So kung wala ka pang budget, kasi nagsisimula ka palang mag-vlog ng sa cellphone mo, wala ka pang pambili ng mga tripod or kahit anong pang clip mga ganto,
Pwede ka rin gumamit ng mga matitigas na bagay at pwede mong ipatong isandal ang cellphone mo para hindi ito maging magalaw at para maging stable yung pag-vlog mo. Katulad ng ginagawa ko ngayon na pag sit-down film lang siya, sobrang stable niya, nakalagay lang yung camera dyan, hindi siya gumagalaw. At madaming paraan para maiwasan natin ang pagiging shaky ng ating mga videos. Pangatlo, lighting. Sobrang napaka-importante po ng lighting or pailaw sa mga vlogs at videos natin. Kasi kung walang lighting, magiging madilim ang kalalabasan ng mga videos natin at magiging low quality siya pag in-upload na natin sa YouTube. At kahit cellphone lang ginagamit natin sa pag-vlog, napaka-importante po na maliwanag ang mga pinag-filman mo, pinag-videohan mo. Kasi pag madilim po ang mga vlogs videos natin ay hindi po tayo makikita at magiging low quality po ang mga videos natin at hindi gaganahan manood ang mga viewers natin sa videos natin kasi napaka dilim, halos hindi ka na makita at low quality ng yung videos mo kasi sobrang laking tulong po ng lighting sa ating mga videos. Kaya ang tip ko dyan para maging maliwanag ang mga vlogs mo, ang mga videos mo, humanap ka ng place na maliwanag katulad ng sa kwarto mo. Diba, tumapat ka lang sa bintana, may natural light doon na masisinagang ka, tapos doon may ilagay yung camera mo. May ilaw ka na, maliwanag na yung mga vlogs mo. At kung may budget ka naman, pwede kang bumili ng ring light, ng mga ilaw, mga box light na mabibili sa mga online stores, sa mga bilihan ng camera, ganun. Madami kung may budget ka naman, pwede kang bumili nun para mapaganda mo din yung mga lighting ng mga vlogs mo. At kahit cellphone lang ang ginagamit natin, ganda pa rin ang kalalabasan nito dahil sobrang liwanag at kitang-kita kung anong mga ginagawa mo. Pang-apat, audio. Yan guys, audio. Dapat kapag nag-vlog tayo, consider din natin ang ating mga audio kung naririnig pa ba at naiintindihan pa ba tayo ng ating mga viewers. Dahil napaka-importante nito. Kunyari, maganda naman yung video mo pero hindi ka naman naririnig ng mga viewers mo, wala ding silbi yung mga sinasabi mo kasi nga walang mahina lang yung boses mo, yung quality ng audio mo hindi klaro. At kung gusto mo naman gumanda ang audio quality mo, humanap ka ng lugar na tahimik katulad ng ulit sa kwarto mo, diba? Kung doon ka nag-vlog, isara mo lahat ng dapat isara para hindi makapasok yung mga outside noise, yung mga ingay katulad ng ginagawa ko ngayon. Gabi na ako nag-vlog kasi tahimik na sa lugar namin at wala nang ingay, tulog na yung mga tao, ako na lang yung maingay. Doon, gaganda talaga yung quality ng audio mo kapag walang masyadong ingay na papasok sa ano mo, vlogs mo. At kung may budget ka naman, pwede kang bumili ng mga mic, microphone, lapel, katulad ng gamit ko ngayon. May nabibili sa Shopee, sa Lazada, at ganito, may nabibili naman sa online nito. Kung gusto mo talaga maging tunog professional yung videos mo, pwede kang bumili ng mga external mic para gamitin sa mga vlogs mo at para na rin maganda ang may labas mong vlogs sa mga viewers mo. Number 5, editing software. Yan guys, kapag nag-vlog tayo gamit lang ang ating mga cellphone, syempre kailangan din natin ng pag-e-editan ng mga vlogs natin at para mapaganda pa natin ito. May mga libreng editing apps na madadownload sa App Store, sa Play Store. Katulad ko, ang ginagamit ko is KineMaster at iMovie. Napakaganda ng mga apps na to at wala kayong babayaran dito dahil free lamang po itong i-download sa Play Store, sa mga App Store. At napakalaking tulong po ng mga editing apps sa ating mga videos dahil doon po natin napapaganda ang ating mga vlogs at videos dahil may pwede nating lagyan to ng transition, effects, mga text at sobrang laking tulong po nito sa paggagawa ng ating mga vlogs kahit cellphone lamang po ang ating mga ginagamit. At yun, kaya sa mga nagbabalak mag-start mag-YouTube dyan, mag-vlog, huwag nyo pong kakalimutan ng mga binigay kong tips sa inyo para may apply nyo din sa sarili nyo at para matutunan nyo kung anong dapat gawin kahit cellphone lang ang gamit natin sa pagbablog. At yun, dito ko na pala tatapusin ang video na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a big thumbs up at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at hit mo rin yung notification bell para updated ka sa aking mga panibagong upload. At dahil umabot ka hanggang dulo, ipindutin mo lang pong i button na icon na to kasi may giveaway po akong ring light at panoorin mo ang video na to dahil doon ko po sinabi ang mga mechanics ng ating giveaway at sana
i-share nyo ang video na ito sa mga nagbabalak mag-start ng kanilang YouTube career, mga nagbabalak mag-start ng mag-vlog, at shoutout po sa mga nagpapa-shoutout. Ito po. At ako po si Gavin, gawin mo lahat ng gusto mo at huwag mo intindihan ang mga sinasabi ng mga tao. See you on my next video.